So sa vlog na ito mga sangkay, ating alamin kung papaano nga ba maghihiganti ang Israel laban po sa Iran. Alright, magandang oras po sa ating lahat, sa lahat ng mga kababayan po natin, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood. And congratulations pala sa ating lahat dahil po tayo ay nakarating na sa 1.3 million subscribers. Ayan, mga sangkay, oh. 1.3 million subscribers na po tayo mga sangkay. Kayo bilis ng panahon eh, no? Shoutout sa mga matatagal na po dito na nanonood sa atin, nakasubscribe. Shoutout din po sa mga bagong salta dito sa ating channel. Parang kailan lang mga sangkay, no? Nung nakarating po tayo sa 100,000 subscribers na nagkaroon po tayo ng silver play button. Ngayon mga sangkay, tayo na po ay 1.3 million subscribers. Congratulations sa ating lahat. Hindi po natin ito mararating kung hindi po tayo nagsama-sama dito sa YouTube. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At anyway, sa mga bago pa lang po na nanonood ngayon at hindi pa po nakakapag-subscribe, i-check nyo po ang inyong mga YouTube o itong video mga sangkay. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yun, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto pag-usapan po natin. Paano nga ba magre-response ang Israel sa Iran? Alam ko mga sangkay na hindi naman ganong katanga ang Israel para ipakita kung ano po ang kanilang gagawin. Ganon din po ang Iran. Di nila ipapakita kung ano po ang kanilang planong gawin mga sangkay laban sa Israel kung sakaling magkakaroon po ng paghihiganti ang Israel. Kasi sinasabi ng Iran, kapag gumanti daw po ang Israel, makakatikim sila na mas malala pa. So ano kaya yun mga sangkay? Ang Israel naman, ganun din mo ang sinasabi. May gagawin sila na masakit laban po sa Iran. Alam nyo mga sangkay, itong tikmaan na ito, lumalala po talaga. At ang highlight ng war ngayon ay hindi po sa Ukraine at Russia, kundi nasa Middle East. Palawak ng palawak mga sangkay, yung digmaan. Ngayon, itong Israel, mukhang may mga nilalabas na mga possible target. Kakaunti mga sangkay, but the whole plan, hindi po nila pinapakita. Pero tingnan po natin ang balitang ito. Papaano mga sangkay, o anong gagawin daw ng Israel sa Iran, at ano ang gagawin din po ng Iran laban sa Israel? Tingnan natin. West Asia appears to be edging towards a catastrophic conflict. The region holds its breath, awaiting a potential Israeli retaliation for Iran's recent missile reprisal. Mm-hmm. The big question now is, how and where will Israel choose to attack? Mm-hmm. Kailan at papaano ang Israel aatake? Yun yung pinakamalaking katanungan. At ngayon nga po mga sangkay, yung bansang Amerika, yung kanila mga kasundaluhan, ay nandoon na daw po. Libo-libo daw po yun mga sangkay na pinadala ng Amerika. Kasama po doon yung mga warship, kasama po doon yung mga pandigma, himpapawid, yung mga air force po nila. So malaking gagawin na pag-atake ng Israel ang posibleng mangyari anumang oras. So ano kaya ang gagawin nila? A next report gets you the details. Take a look. Israel unleashes a fresh series of massive airstrikes on Beirut, signaling its readiness for escalation. Israel is poised to retaliate against Iran for Tuesday's volley of ballistic missiles, some of which breach Israel's vaunted air defenses. Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, while leading a massive Friday prayer in Tehran, defends Iran's missile attack on Israel as legal and legitimate.
The brilliant operation of the Iranian armed forces in the previous 2 and 3 nights was completely legal and legitimate work. As tension mounts, speculation runs rife about Israel's potential targets in Iran. The U.S. warns against striking nuclear facilities, but even attacks on Iranian oil infrastructure. Ayan na nga po. Isa sa mga plano mga sangkay, atakihin yung mga pasilidad na kung saan naroroon yung kanilang mga weapons. Pangalawa, ang pinaka nakakatakot, pati po yung kanilang oil kasama po sa target. So magkakaroon ng malaking collapse ang Iran kung mangyayari ito. Carry enormous risks. Israel options range from targeting strategic assets like gas or oil rigs. Diba? Kapag nangyari ito mga sangkay na matarget ng Israel, magkakaroon ng malaking collapse ang Iran. Kasi ang Iran, yun po yung kanilang numero unong buhay. Doon tumatakbo ang ekonomiya nila sa oil and gas. Nagpo-produce po sila mga sangkay. Isa sa magiging problema dyan, magiging effect sa buong mundo mga sangkay, tataas din po yung presyo ng oil and gas kapag nangyayari ito. So damay-damay po tayo dito lahat kung sakaling mangyayari ito. Pero yun po yung possible target ng Amerika at Israel. Pero hindi pa po natin alam yan mga sangkay kung yan talaga yung kanilang idiretso na plano. Pero kung pagbabasihan po natin yung Six-Day War noon, nung ang Israel ay pinalibutan po ng maraming mga bansa, tinapos po nila ang digmaan sa loob lamang po ng 6 na araw. Anong kanilang ginawa? Yung mga imbakan na mga weapons ang tinira nila. Kasama na po yung mga kagamitang pandigma. Sunod-sunod po yun. So wala na pong laban ng mga nakapaligid sa kanila. Kaya natapos po ang digmaan kaagad. So possible kaya ang gawin nila ito sa Iran? Remember, malaking bansa ang Iran. Directly assaulting one of Iran's nuclear sites. Pati mga nuclear sites. Targeted assassinations and strikes on air defense systems also remain on the table. We don't seek a wider regional war, and we definitely don't seek conflict with any country or group. That includes Iran. When it comes to an Israeli response, we're talking to them about their response. Of course, as you know, we have U.S. forces in the region. Diba? Of course, we know. Meron daw pong mga Amerikanong puwersa sa rehiyon. Kapag nangyari ito mga sangkay na pinakamalaking pag-atake ng Israel, isa sa magiging resulta dyan, pwedeng rumesbak ang Iran, ang Russia, China sa Iran, kasama po ang North Korea. Kapag nangyari ito, we are entering sa new season ng war, which is ito po ay magiging Third World War. Yun po yung mangyayari dyan, mga sangkay, kasi mga superpower na bansa na po yung magbabanggaan dyan. Yung Amerika, backup po ng Israel, di ba? An assault on Iranian oil facilities could devastate the country's economy. Di ba? Ito, yung oil facilities ng Iran. Talagang ito yung magpapakulap sa bansang Iran kapag ito yung tinarget ng Israel. Malaking kulap sa mangyayari. Pero, madadamay po ang buong mundo dyan. Tataas na naman po yung presyo ng oil and gas. Pag tumaas ang oil and gas, of course, tataas ang presyo ng mga bilihin sa market. So yun po ang mga possible na mangyayari. While any of these responses could trigger further escalation, the fears have already spooked the markets as Brent crude prices have risen 5%. West Asia accounts for about a third of global oil supply. Any Israeli strike also carries the risks of a furious Iranian retaliation. Tehran asserts Tuesday's attack was just a warning shot, and any Israeli attack would be met with fury. Iran commands a vast network of ballistic missiles, drones,
Experts point out that the past two Iranian missile attacks weren't directed towards civilian targets, and Tehran had notified its partners before launching the attack. But the next one would come unannounced and would be deadlier. All eyes are now on Israeli PM Benjamin Netanyahu, who has to make his next move. How and where will he choose to retaliate? Bureau Report, Beyond. So ayan mga sangkay, no? Ito po ay nakakatakot na plano ngayon ng bansang Israel at Amerika. Kasi magkakaroon ng total collapse dito ang Iran kapag ang oil and gas inapuruhan. Kapag binura, winipe out ang mga yan mga sangkay ng Israel at Amerika. Automatic, kahit marami po mga sundalo, kahit malaking bansa po ito, magkukulaps ang Iran. Bakit? Wala na, mawawala po ang buhay na nagpapatakbo sa bansang ito, which is oil and gas. Sa madaling sabi, nakakatakot ito na plano sa bansang Iran. Pero, ang Iran din, mayroon din pinaplano dyan, mga sangkay. Ang tanong dyan, papaano nila sasalagin ang surpresa ang gagawin ng Israel at Amerika? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, maganda po yung ginagawa nating content. At parami po ng parami dito yung mga solid sangkay. Ito po ay about sa mga parang mini documentary siya, mga sangkay. Mga nangyayari sa ating mundo. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.